sir, paano nyo ma-estimate kasi yung budget that's all saving for cities, public hospitals? Well, we have to start with the fact that right now, the next president will be confronting a 300 million peso deficit this year, 300 million peso minimum next year. So, malaking problema agad na haharap na sa president niya pagpunta niya. But this is a huge deficit. So when you question, when you ask the question, paano mo hindi babawasan ang budget? Now that it has to be taken with this perspective. 30% of our budget now, roughly, at 27, close to debt service, combined na wala. So, andun yung natitira, kapag hati-hatihan na yan, it is very clear that each and every department, kulang ang matatanggap. Walang, kaya halimbawa, at saka ang budget, pag kinuha mo dito, ilalagay mo dito. So, if you say that the natin ang state universities, dapat, some community, so, babawasin mo rin sa air, babawasin mo rin sa police, babawasin mo rin sa defense. The answer here really here is to increase the pie. Lalakihin mo yung pie na kailangan nyo ba magkalag yung bansa. So, you have to increase revenues. Now, corruption is a main issue there, but it is not everything. Corruption alone, you have got to be reduced corruption, but at the same time, you have to be good in collecting revenues. Kasi sa may in the past, our revenues, during the time of FBI, mga 17% ka ng GDP at economy. Naging 14% na lang yan. Now that loss of 3%, it represents about 210 to 250 billion pesos. Kung sana, hindi tayo bumaba, wala tayong deficit ngayon. Pwede natin lang gagawin yung mga budget na system. And so now this is the situation now is, gumawa ba ang wala tayong budget. So, pag may nagsabi na, dadagdagan, without explaining how, where it will come from, siguro hindi ka alam mo sinasabi. But to me, it's very important na makitaas natin sa 70% operasyon. How do we do that? Ito nga kailangan alisin mo muna sa salary standardization ko, yung mga salaries ng revenue collectors. Dapat doble natin ito yung business collector para hindi sila matayang sa corruption and so that it is inspired. There has got to be a, kasi ang balang sa buong dito ng ating government to scale, ako tayo ito not to scale, but each and every one will compete. Magpo-compete ang mga revenue directors, magpo-compete ang revenue collectors. Quantifiable terms, ilalang yung kulita mo, bigay lang kung maganda ang collection mo, then you can be promoted, you can begin ng increase, or kung hindi naman maganda ang collection mo, then pwede kang hindi naman matimong kung matas ka basta sa hindi na gusto ng kulit na trabaho. But we have to increase collection, and at the same time, become more competitive in all the aspects of our operation. Pati yung mga palace presidents must compete. Ilan ang pumasa sa kolegyo mo. Because to me, kung figure lamang at hindi naman natutupi yung tao, then parang sa sayo na. Therefore, it's very important that the state universities must compete. Right now, yung mga state universities, hindi, wala mga pasa sa mga board examinations. Now, to me, the presidents of this state universities, dapat siguro train mo na sila kasi hindi pa sila kita. We have to increase the quality of education. So, to me, may increase natin yan, pero dapat pagagalingan from the increased collection, yung mas maraming pie. Kasi hindi na pwede kumuha from the other departments. Dahil sila rin mo lang. Ang health alone, ang ating budget sa yan, is only a little more than 1% of the national budget. That, yung mga kasiyahan. Kaya, there's only one way. We have to increase the power. But it can be done. It was done before during the time of FBI. I didn't do it still. But again, this
must be able to manage the bureaucracy well enough for it to generate more funds.